Umpisa na namang araw ang paglalakbay. Ang ganda ng sunset, mga langga. Ang ganda dito pala sa Bahrain. Pag sunset and sunrise, kitang-kita mo talaga dahil walang ano dito, bulubundukin. Flat surface talaga. Minsan, takot lang ako pag magka-tsunami ay naku-wash out talaga. Wag naman po sana, Lord. Ito palang ano, dinadaanan namin, oil field. Oil field nila. Grabe ang ano nila dito, oil, no? Ang lawak, hekta-hektarya, hindi ko lang alam exactly, pero kung i-search naman, is searchable naman. Pero ang ganda talaga, itong dinadaanan namin, pinatawag itong sakir at isa itong camping site. Alam nyo ba ang mga Arabo pag mag-camping yan sa disyerto? Naku, pagandahan, parang dinala yung buong bahay. Actually, parang bahay na talaga siya eh. Hindi siya yung ano, putyo-putyong ano, tent, mga area ng mga tent, hindi. At saka may mga pangalan dito, may license din kasi sila. Parang ano ba, beach resort. Pero ito naman, nasa disyerto. Kaya may kanya-kanya silang mga pangalan. At ang titibay po ng mga materials. Alam nyo yung pang disyerto talaga. Ayan, mag-house tour tayo. Tent tour tayo. O siya, kayo nang bahala kung paano ninyo tawagin. Basta itour ko kayo. Napakalaki po ang bawat, ano bang tawag dyan, kwarto. Dahil alam nyo naman dito sa ano, bansang Middle East, iba po yung mga lalaki, iba yung mga babae, at saka kumpul-kumpulan ng mga matatanda, bata, or teenagers. So, ang lalaki ng area, may mga CR din, at ang lilinis, may tubig, kaya hindi talaga siya problema. Tapos, may kitchen kung magluluto kayo, may storage, sa mga bagay-bagay na dala ninyo, mga pagkain, kung ano pang gusto nyong dalhin, dahil pwede dito magstay ng kahit ilang araw. Alam nyo ba, sa isang maylas or sa isang tent pa lang, kasi sa isang area, marami, kung maraming pamilya kayo, malaking pamilya, marami po. Alam nyo ba, kayang ipasok yung bahay namin sa Pinas, napakalaki talaga, sobra. Tapos yung ground nila, may ihawan, may pang bonfire, tapos may playground pa sa mga bata, may ano din sila, mga safe extinguisher, kung ano-ano pang mga pang safety device. Tapos, kita nyo naman ang lawak sa mga Arabic people po. Hindi talaga nila type, hindi nila bet yung mga masisikip na lugar. Gusto talaga nilang malawakan kahit na mahirap ka dito. Pero yung ano, floor area ng bahay mo, at least 200 square meter pataas. Standard po yan. Hindi po yan pagmamalaki. Standard po yan. At kung napapansin nyo, mahelikopter, nagrurunda po yan. Patrulya po yan sa ating mga siguro. Dad. Dito kami sa gazebo at may speech si Arabo. Pakinggan natin. Vacation day. We're here in? In Dibolog. Dibolog. Dibolog the beach. Imagine na po siya bakasyon, no? We are dreaming, no? Yeah. See this one? The for oil? This one from Dibolog. Okay. Yeah. There, you see the tank there? Yeah. This one, the Bologna Plaza. There is also this one, chicken and salad. You can eat there. You can enjoy. Nanaginip si Arabo dahil matagal na talaga kami hindi nakapagbakasyon. I hope this year makapagbakasyon na kami. Actually, itong video na to, during winter time, akala ko na-delete na. Meron pa pala. So, better than nothing. Ito po yung outfit natin kasi malamig talaga dito. Super lamig. At saka yung kilay ko, kaka-retouch lang yan. Kaya huwag kayong magtaka, super kapal. Nag-tour na naman si Arabo. Ayan. Pari-pariho lang po yung mga design ng mga tent. Pero may kanya-kanyang mga paandar. Alam nyo ba, marami pang mga tent na mas maganda pa dyan. Kasi sa amin kasi, ilang hours lang kami magstay dito. Wala kasing ano, gustong matulog dito. Kaya, hindi na masyadong binunggahan. Nagkanya-kanya na lang kaming dala ng mga pagkain at nag-share-share. Tapos, nagluto pala yung sister-in-law ko ng kebab. Parang bula-bula siya. Bula-bula nga or meatballs na walang meat. No. Basta kebab ang tawag dyan. Fritters, basta yung mga parang torta-torta. Masarap po yan. Makaya natin kainin mga Pinoy dahil malasa siya. Hindi siya yung may ano, may aftertaste. Ayun mga langga, hindi ko na kinaya habang lumalalim ang gabi. Palamig ng palamig, kaya may ano talaga, baon akong iba pang mga panlamig. Dahil alam ko, kasi hindi to first time, free ano talaga, winter or summer, pumupunta kami dito. So, lagi akong handa, kaya nagpalit na talaga ako, nagpatong na ako ng pan, ano, panglamig. Para naman makaura ang aking winter outfit. At saka, nagmamantika na tayo. Ang fesla ko, nagmamantika na, kaya retouch-retouch muna. Tapos, magpapalamig.
pabango dahil nag-aamoy usok na talaga ako. Nag-aamoy barbecue na ako, so pabango muna. At ito yung mga dala-dala naming mga pagkain, hindi namin nilabas lahat. Syempre, ano yan, Girl Scout at Boy Scout tayo. Pag susugod tayo, kailangan may bala tayo para hindi tayo magutuman, dahil ako ay magutumin. May time pa naman na pag mag-strike yung gutom ko, ay, wala. Mag-ano talaga ako, manginginig ako. Alam nyo, nag-start lang to nung nakunan ako. Yung mga feeling na pag gutom ako, gutom talaga ako para talaga ako mamamatay. Pagkatapos ko magbihis, bumalik na ako sa loob at nag-tea si Daddy. May red tea, may gawa, yung Arabic tea. Yung mga pamangkin naman niya, nagsishisha. Pero si Daddy, thanks God, hindi po yan naninigarilyo. Walang kabisyo-bisyo. Nag-start na rin mag-bonfire kasi sobra na talagang lamig. Tapos nag-ihaw na rin ng beef, chicken, may fish pa yata, at saka may mais. May papakita ako sa inyo. Yan po yung parang well na para pang makina. Basta paano po yan, connection yan sa gas, sa oil. Basta may mga ganun. Iwan ko kung paano i-explain yan. O diba, ang liwanag na. Yan po ay, lahat po yan ay powered by the gas. Pero sa kuryente, may kanya-kanyang generator, yung mga tent. O diba, ang lawak. Andito po ako ngayon sa gazebo. Para makita nyo, during night time, kung gaano kalaki yung area namin. Sa amin lang yun ha. Maliban doon sa iba, may super laki pa. So, kain muna tayo ng mais. O diba, prinsisa ako ngayon dito dahil hindi po ako tumutulong mag-ihaw. Tagakain lang ako.